isang nakaka-good vibes na pelikula ang nag-aabang sa atin ngayong araw, mga Katizens. Ihanda ang inyong mga sarili sa katatawan ng hatid ng ating tagapagtanggol na sila Vice Ganda, Pia Wurtzbach, at Daniel Padilla. We bring you the movie, Ganda Rapido, The Revenger Squad, only here on K-World Cut. Super ganda, talagang hindi mo mararamdaman yung pagka-board mo sa movie kasi among the MMFF na entry na movie, pinili ko yung The Revenger Squad na panoorin kasi syempre kung magkakaroon ako ng superpower at magiging part ako ng squad ni Gandara, ang magiging pangalan ko po ay Revenger Squad. Para sa akin, na-achieve nila yung goal nila na bumalik sa pagkabata at i-enjoy lang yung movie. All in all, sobrang nakaka-enjoy yung movie, ang colorful ng costumes. Talagang pampamilya siya. So, good job. Sobrang ganda dahil, syempre, movie to ni Vice Ganda, ni Daniel Padilla, tsaka ni Pia Wurtzbach. Maganda yung pagkakakuha sa bawat team. Hindi mo talaga mararamdaman yung inaantok ka sa loob na sinihan kasi sa lahat ng scenes, sa pagbitaw nila ng salita, nakakatawa talaga. Parang ayaw mo nang umalis sa inuupuan mo kasi baka may isa kang scene na mamiss. So yung pagkakapanood ko kasi doon sa The Revenger Squad, hindi lang naman siya more on comedy. Pinakita rin kasi doon yung value ng pamilya, although hindi mo siya kadugo. So paano mo i-merge yung comedy at drama doon sa isang pelikula? Ito, ibang generation na eh. Millennials na yung style eh. Paano niya i-relate sa panahon ngayon yung story na hindi din mababagot yung mga kabataan? At the same time, may matututunan sila na hindi lang puro katawa. Pinakita kasi nila na sa kabila ng mga problema, hindi yun magiging dahilan para sabihin mong hindi mo mahal yung taong yon, yung kapamilya mo na yon. Kasi alam mo yung pagpapahalaga eh, ng isang pamilyang Pilipino. Ang nabunot ko ay dustpan. Tala. Cotton tissue. Ang nabunot ko po ay sandok. Hi, I'm Far Fairy at ang aking kapangyarihan ay salaan. Kung saan tatakpan ko ang aking mukha para hindi nila matamaan. Tissue para punasan yung mga mag-itim na bahagi ng mukha mo. Para sa inyong super almusal, panghalian, hapunan. In short, 24 hours ang Food Express service ko. Super babe, ang i-order nyo. Pak! Ako si Music Tenor. At gagamitin ko ang dustpan na ito bilang gitara para ma-paralyze ang aking mga kalaban. My mom, kasi all out support siya sa akin simula nung nag-decide ako mag full-time talent artist. Bihira mo kasi yung makukuha sa isang magulang, lalo na pag practical sa buhay. Dapat may trabaho ka, di ba? Dapat kumikita ka ng pera. Pero yung mom ko, mas pinili niyang supportan ako sa gusto kong gawin. Family ko, syempre. Kahit mawala man lahat ng tao na nakapaligid sa akin, lahat kaibigan, kung sino man yan, nandiyan pa rin yung pamilya ko na gumagabay sa akin. Yung papa ko, pulis siya. Tinuturing ko siyang superhero kasi hindi lang dahil pulis siya at tagapagtanggol ng bayan. Dahil isa siyang mabuting ama. And there you have it, Katizens! Talagang hindi nyo dapat palampasin ang heartfelt comedy movie na ito. Watch now! Stay tuned next week for another movie on the list, exclusive, here on K-World Cut! Watch the films that made Metro Manila Film Fest 2017 a success. The Revenger Squad. Ang wish ko kay Chino sana maging bank teller. May gusto ko nga magsundalo. This is for you naman. Para di mo makommit the same mistakes na nakommit ko before. Ang Panday. Yes, ko rin may-ari ng lupa. Huwag kayong mag-aangas! Dahil dito na kami pinanganak at dito na kami lumaki! Siargao. Imagine if buhay natin may reset button. Just press reset, then one epic wipeout lang. Done. Grado lahat. Denma Walking. I have cancer. Hindi na rin ako magtataka. Show natin to, kaya dapat tayong masusunod. Ang Larawan. Retrato del artista como Filipino. Anong ibig niyang ipakahulugan? Bakit niya pinintang larawan yun? And
haunted forest. Marami ng kababaihan ang nawawala at natatagpo ang patay. Kaya ingatan mo yung anak mo, ha? Catch these MMFF movies on Kapamilya Box Office. Rent now!